Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-Chang. I'm from Japan, Kabayan. Leo, this reading is for you. September 1 to September 15. Tingnan natin, Leo. Maraming salamat muna sa ang subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo na personal reading, nasa baba po ng video na to, how to contact me. This is a general reading, Kabayan Leo. Tandaan mo, puno mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga para sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang, wow. Use your own intuition, lakan natin ang ating isipan. Use your, listen to you, and marami magbabago sa buhay mo ngayon. Oh my God, talaga? Wow, dami magbabago sa'yo. Okay, sa ngayon is marami kang aasikasuhin, ano? Yan, marami ka asikasuhin, may mga makikipag-collaborate, cooperate, partnership, dealing, there's a dealing also. Yan, may mga pag-uusapan na related ang money, malaking pagbabago it comes sa iyong money. Okay, magkakaroon ng wealth, yes, satisfaction, kasi this attend, may paglago, no, may mga pinag-uusapan dito na related ang mga documents, papers, government, something ganun ang nakikita ko dito. No? Ay, tingnan natin to. Oh, di ba? There's a growth. Yes. When it comes sa'yo, this September 1, September. Yan, may mga growth. Actually, spiritual growth, enlightenment, there's a revert also. May mga sitwasyon na magkakaroon ng clarity at may paglago. Yan, may paglago ang mangyari sa'yo talaga. In their enlightenment or kaperahan also. Sa nakita ko dito, may mga pag-uusapan na related ang money, marami mga kapag-kula. Meron ako nakitang ano, partnership nga. Yun, partnership, someone want to share a goal, or ikaw ang mag-share ng goals dito. May mga papers ako nakikita, hindi ko alam ano yun, yung papers na yun. Yan, may mga papers, documents, baka meron ka ipapasa sa ano, sa mga government, 'di ba? Government, baka bayaran na ng yung apartment, building, something papers, document na ganyan. No, may mga authority something ako nakikita eh. Yan, baka sikasuhin mo na, no? Again, nakita ko rin dito, there's an isolation. Yan, maari may mga tao na malulungkot or ikaw ang malungkot or may tao na mataas ang ego, maybe ikaw magtataas ng ego or someone here sa malapit sa puso mo na magtataas ng ego. Siyempre, may tao pa rin dito na humihiling every night na I hope ganyan si Leo. I hope ganyan. May tao rin dito, siyempre, na nakikita ko na there's a hidden and there's a secret when it comes sa'yo. No? Malapit to sa puso mo, siyempre. Kasi yeah, may pagkikita, may collaboration. Hindi ko alam kung may basta may dealing eh, may dealing ako nakikita sa iyo, no? When it comes sa health, yes, spiritual health, spiritual growth, yes. Health, okay. Babalik na raw yung mga sigla at saya mo, no? Mayroong magbabalik. Either may magbabalik or may mangyayari na pangyayari from the past. Kung sa pera to, may mga ginawa kalma, may mga ginawa kang pagtitipid na pera, pagsusumikap, ganyan. Maaring yung good karma na yun is babalik. At syempre, sa nakikita ko dito, with come to collaboration din, hindi ko alam, may matanda ako nakikita na hindi ko alam kung sino siya. Siguro, makikipag-collaborate to sa'yo or may pag-uusapan kayo, may dealing, something ganun, ako nakikita dito. Magkaya nagbabalik from the past? Talaga? Talaga po? Wow. Yes, this September also magpo-focus ka na ngayon sa iyong profession, sa iyong work. Baka magiging busy ka na, mas more ka ng ganyan. Andun na yung tibay mo sa nakikita ko dito. Yung tibay mo, magkakaroon ka na ng stability. And there's a long-lasting na situation ako na nakikita. Kung ano man tong
magiging long lasting. Kung sa pera ito, magiging long lasting to. Yes, kasi better datin. Alam mo, makakapag-communicate talaga sa'yo. As in. Makakapag-communicate. You're still fighting, ano? Kahit na nagkaroon ka ng mga deep wound, ganyan. Mga battle na sinuong, mga pinagsisihan, lukot. No, sa nakita ko dito. Nandun ka pa rin na lumalaban ka pa rin. It's good naman na lumalaban ka pa rin sa hamon ng buhay kasi maganda yun. Yeah, may collaboration. May magbabalik from the past. Or may good, there's a good karma sa iba. Ako nakikita. Ay, bet ko to in ano. Yeah, may mga good karma parating sa iyo. Sa nakikita ko sa iyo, hindi ko alam kung may inaalagaan kang ano, isang matanda, relatives, parents, inaalagaan, sinusuportahan, yun, may nakita kong gano'n. Yung iba dito may alagang hayop, no? May tao na loyal sa'yo. May nakita kong taong loyal sa'yo. Or maybe yung iba dito, loyal ka sa family mo or your family mo loyal sa'yo. Yan, nakita ko. Vice versa tayo, ha? Sa nakita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon ka na ang hirap desisyonan or may mga sitwasyon ka na pag-iisipan mo. May pagdadalawang isip eh. May pagdadalawang isip. May mga sitwasyon na related ng money. Alam mo, ito, tiga mo. May magbabalik talaga. There's a union. Yes, may union. May getting together. Either dating karelasyon, friend, close relationship, family, family unity, reunion, may magso-sorry. There's an apology. Hindi man niya to sabihin na hindi man niya sabihin sa salita, maaring ipaparamdam niya sa iyo. Mararamdaman mo na they feel sorry sa iyo. No, so nakita ko dito. Iba dito, maaring may pupunta kang wedding or may mga community or teamwork ganyan. May success ako nakikita when it comes sa iyo, Leo. Nandito ka na sa sitwasyon mo na you are focusing now sa mga opportunity na darating sa iyo. May mga papasok na pera sa iyo, no? Papasok na pera, mga more of ideas. And then, nandito na rin yung malakas na yung lakas na ng loob. Bumabalik na. Tibay, katatagan, syempre. And then yung confident, no? Sa nakita ko. May mga sitwasyon na naging patient ka in the past. Well, very patient person ka naman, no? Ang nakita ko dito. May mga abundance prosperity rin ako nakita. There's a new beginning na magaganap para sa iyo. Sa nakita ko, maybe someone offering or makareceive ka ng gift or may mag-o-offer dito or you will offering something. Yung baka kayo nakita ko kanina, dealing, collaboration, partnership. May teamwork ako nakikita sa iba. Maaring related ang negosyo, related ang about a money, related ang bahay, ang mga sasakyan, maybe, no? Or baka ano, basta may ano, may pera involved ako na nakikita dito. May makikipag-business partner. May business partner ako nakikita dito. Maring may mga inalis ka na or may mga binilak ka na sa buhay mo. Alam mo, Leo, ang nakikita ko sa dito, may sitwasyon ka na ayaw mong harapin. Maybe you are denial. Yan ang nakita ko, ha? Maybe you are denial. Kasi natatakot ka. No, itong desisyon na to, may mga desisyon ka na natatakot ka sa magiging resulta. Kaya medyo magkakaroon ka ng denial or hindi ka magde-decide dito. May mga obstacle na kailangan daw harapin sa iba sa inyo. It's time to think, di ba? And parang hando ka sa sitwasyon mo. Yung iba sa inyo, hando ka sa sitwasyon nyo naman. You wait option nyo. Ganyan. Dapat ba? Kailangan ba?
ano ba dapat? Diba? Parang yung iba rin dito, you're being caught in the middle, may mga ganyan, no? Na decision sa buhay, mga ganun, ang nakita ko dito. You need to use your mind and intellect when it comes dito sa situation to. Either sa karelasyon to, lovers, pamilya, kaibigan, negosyo, kaperahan, o ano man yan sa nakita ko. No, kailangan mong harapin, no, kung ano man yung kung ano man yung kalabasan nito. Diba? Tingnan natin. Ay, unahin natin. May mga difficult decision na kailangan mong harapin. Okay. We have that. Wow. Congrats, ha. Talagang may mga situation. Ang nakita ko dito, alam mo, wow, we have the Ten of Cups. Sabihin, there's a union talaga. There's a union at may tao dito na they're watching you. No? May tao dito na maari nag-spy. May tao dito na maari makipag-usap sa'yo. Or gusto ka niya i-text. O gusto mo i-text, harapin. Or maybe harapin o kausapin mo siya. Pero magiging, yun nga, may mga sitwasyon na hindi mo ipaparamdam, maari. Or hindi ka magde-decide. Or parang hindi mo ipaparamdam, gano'n. Nakita ko rin dito, may mga decisions in life na ayaw mo na. Dahil naging wise ka na. Gano'n ang nakita ko. Kung ito is a relationship, halimbawa, relationship, may tao na muling nagbalik or may taong bago, halimbawa, bago. Yan yung ba sa inyo kasi makakilala kayo ng taong bago, baka makilala nyo to sa internet or makikilala nyo na related ang iyong friend or related sa negosyo, may makilala daw kayo ng mga na bago. No? And, or ka-family, pwede rin, nakita ko dito. Maaring hindi ka mag-decide. Hindi mo siya harapin sa nakita ko dito. Kahit na handun yung mahalaga itong taon na to or mararamdaman mo yung halaga mo sa kanya. Tama ba ko? Yung parang mararamdaman mo mahalaga ka sa kanya. Yun. Ganun. Hindi ka siguro makapag-isay. Siguro handun yung sitwasyon na pag-aaralan mo maigi, na narapat ba, kailangan ba, kailangan ko na bang harapin yung takot ko, kailangan ko na bang harapin to at sabihin ang katotohanan, or kailangan ko na ba talagang mag-focus totally sa buhay ko at sa stability ko at sa trabaho. Yung mga ganun sitwasyon. Tingnan nyo natin. Anong pwede kong Ay, the lovers niya. Oh, Five of Cups. May collaboration niya. Okay, may mga sitwasyon dito na naipit kayo, no? May tao dito na, yes, there's a third party. May tao dito na ayaw humarap at ayaw pumili kung sino doon. Halimbawa, hindi man siya sa relationship, sa trabaho. Halimbawa, kasi we have the pentacles din kasi, either love or trabaho, opportunity, or pagkakaperahan. Handit ka sa, naiipit ka dun sa sitwasyon na yun. Maiipit ka sa sitwasyon na gano'n. Maaaring iisipin mo kung alin ba talaga ang dapat kong harapin. Ang love life o ang stability ko o ang opportunity na dumarating para sa akin ngayon. Darating ka sa point na ngayon. Kasi why? Ayaw mo nang masaktan na tulad ng dati. Kung love-related yun. Kasi iba naman siguro, by trabaho, ganyan. Baka you have an option when it comes to trabaho, ganyan. Yes, sir, sa inyo yun, there's an open communication na may taong makapagkita sa'yo or may mga, there's a lash. Ayan, mag-ingat din kasi maaring may mga akit. And nakita ko itong taon na to, if ever this is a love, and also opportunity, there's a connection with you. When it comes to opportunity, kasi maraming opportunity ang darating sa'yo, Leo. And syempre, itong love na to, ganun din. They want a commitment itong taon na to. Pero, ang nakikita ko dito, hindi ka nag-isa.
Nilakita ko. Maaring ikaw is meron or siya ang meron. Maaring in the past, kung ito is the past person, maaring pinagpalit ka niya sa ibang tao. Or vice versa. May taong susuportahan ka or may tao kang susuportahan. Nandito, nakikita ko naman sa'yo, Leo, na nandito ka. Curious ka sa ibang bagay. Yes, curious ka. And you're starting talaga rin sa buhay mo na you want to be stable hanggang sa future mo. Handa yung pagiging practical mo sa ngayon. Oo, kasi you have a deep wound eh. Ang dami mo deep wound, ang dami mo ng battle. At ngayon, unti-unti ka nang namumulaklak. Unti-unti ka na nagkakaroon ng mga idea. You create yourself hanggang sa future na ganito ang gusto ko. And then, when it comes to a business, you're very good business. Very practical, nurturing, and very supportive din. You are a breadwinner din sa nakikita ko sa'yo. Oo, may mga sitwasyon na malungkot. May mga sitwasyon na parang you feel alone. May mga sitwasyon na hindi mo pa siyang kayang i-accept. May mga sitwasyon talaga na there's a hardship. No, minsan, sumasakit na yung ulo mo. Baka may tao may sakit. May tao ako may sakit. Maybe a mother figure. Ako nakita. Nanay, ate. Yan nakita ko. O baka ikaw. Yan. And then yun nga, may mga sitwasyon na ganun eh. Na may struggle. No? Yan. And, pero, handun ka eh. You have, you strength ka eh. Lumakas ka nang dahil sa battle na yun. You're still fighting and you are survivor, Leo. Congrats kasi kahit na malungkot, pinaglalabanan mo, yan minsan siguro nararamdaman na I'm alone, pero hindi siya nagiging balakid sa'yo para pumunta ka sa tamang lugar na gusto mong puntahan. Nakakalungkot, oo, syempre. Natural yun, dadaan tayo dun. Pero you are now focusing to yourself, to growth. No? And you are taken to the higher path na talaga. And your angels talaga, yung angel mo, you know, makabantay sa'yo. Oh! My God! Ingat ka. Ingat ka talaga. May tao dito na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Hindi siya pwede kang lilangin. Yes, may tao ditong lilinglangin ka. May tao dito na wala na siyang nararamdaman sa'yo eh. Wala. Siguro they care, pero hindi yung ganun yung love. Kasi itong tao na to, hindi niya, I mean, narcissist to. Super narcissist. Ito yung tao na ayaw niya ng responsibility. Ay niya na responsibility. We have the Queen of Cups and the Queen of Cups. So. Itong tao na to, hindi ko alam kung ikaw or yung tao na to, masyadong mataas ang pangarap. Maraming pangarap. Well, lahat naman tayo maraming pangarap. Maaring itong may tao dito na ganun nga, na hindi mo dapat pagkatiwalaan kasi itong tao na to, ayaw niya na responsibility. Maaring ikaw rin, Leo, yung iba sa inyo, baka you're, may mga too much responsibilities kayo sa buhay nyo. Yan. No, i-let go nyo na rin yun. May tao dito na ayaw na ng challenge. Maaring ikaw, ayaw mo na ng challenge, ayaw mo na magtiyaga sa isang sitwasyon na alam mo na hindi mag-work. No, ang nakita ko dito. Pero mag-ingat ka dahil may tao dito na wala na siyang nararamdaman. Maaari ka, wala ka na rin nararamdaman and you are focusing to yourself. No, may tao rin dito na hindi siya pwede magkatiwala. Magkakaroon dito ng mga parang may drama effect. I don't know why, pero there's an emotion at may mga drama, may tao na insecure. Ano ba 'tong ano natin? Dami nating kalat. May tao na may insecure na tao sa iyo. May na insecure ako nakita.
Wow, we have the sun and the root. Wow. Oh, Leo, you're very successful. Sobra. Yes, when it comes to ama. Ay, anak! Parang palagi ako nakipagbunuan sa anak ko. When it comes to ama ni Leo, oo. You are very, there's a material happiness increase. Yes, there's a recovery. Unti-unti mo nang mara-recover. Kung ikaw is nahihirapan sa pera, there's a recovery. Ako nakikita. At yung kung may nagkakaroon ng problema at sa trabaho mo, kaperahan mo, yan, unti-unti na siyang magkaka-recover. There's a happiness. Nakita ko naman yung happiness mo this September. And then, may mga success din ako nakita. Makakaramdam ka ng enlightenment also. There's an enlightenment. Yung there's a psychic ability. Ano yung iba dito? There's a psychic ability na nag-e-enlighten. Mas more ka mag-meditate yung mga ibang nagkaroon ng yung mga psychic abilities, spiritual awakening, mas more ka mag-meditate. You will free. Makaramdam ka ng freedom. Yan. Maaring may taong mag-o-open sa'yo or may magiging open ka na sa lahat ng bagay. Maaring ganun. Ando na yung sincerity mo when it comes sa future mo, when it comes sa trabaho mo, when it comes sa sarili mo, when it comes sa ikasisiya mo. Sa nakita ko dito. And you create yourself in a new you. Di ba? Tingnan natin. The devil. Ingat. Use your intuition, no? Sa nakita ko dito, Leo. Kasi maaring may mga tao talaga ako nakikita na maaring ayaw kanilang maging masaya or may mga toxic person pa rin talaga na or blockage. Pwede rin blockage na may mga pangaakit. Actually, may pangaakit na kailangan mo. Parang dito sa nakita ko with the devil sa cups kasi and stress. May tao dito na magbabait-baitan. May tao dito na magbabait-baitan. Ingat ka, the devil. Ang devil is mapagpanggap. Kaya nilang gawin ang lahat ng ability na kasinungalingan na sa kanila. Ha, ingat ka. Yan. And someone want to hold you back to change to your best version. So nakita ko dito. There's a temptation. Ako na nakita dito. Mag-focus ka lang sa sarili mo. Kung ano mang addiction ito, if you have an addiction, i-release mo. No, sinasabi rin dito kasi na may mga maaring may mga pagkain? Ah, okay. Thank you. Na-confirm ko na. May mga sitwasyon daw na you have an addiction, Leo. You know why? About money. Mag-ipon ka daw ng money. Huwag kang gastos ng gastos. You need to think your future. Kailangan magkaroon ka ng objective. Kailangan magkaroon ka ng layunin. You need to focus. Focus and take it action. Ano ba yung layunin mo? Layunin mo mag-ipon ng pera. Layunin mo na may mapatayong bahay. Layunin mo mag-iipon ako ng bahay, hindi lang pag-iipon ng pera dahil para sa bahay, apartment, pagpapagawa ng bahay. Magpa-plus din ako mag-iipon ng pera para may bubunitin ako. Hindi lang nag-ipon ka ng pera kasi gusto mo magpagawa ng bahay, bumili ng bahay. Kailangan may plus yun. Kung ano yung layunin mo sa buhay? Ano bang layunin mo sa buhay? Magtayo ng negosyo? Fine. Pwede. Pwedeng-pwede kasi you have an ability. Meron kang business sense, no? Pwede ka magtayo ng sarili mong business, Leo. Yung mga ibang addiction mo, ialisin mo sa buhay mo yan. Yung mga inilalagay mo sa katawan mo, mga bad na pagkain, bad na mga bilin yan, bilin noong, gastos dito. No, it's not good. Basta think the future. Ha? Pahalagahan mo ang pera. Alam ko na hindi natin madadala sa kamatayan yon. Pero sa ngayon kasi, nabubuhay tayo, yun yung kailangan natin. Diba? Yun yung kailangan natin para may maiwan. Yung mga may iwan sa atin, maibigay natin sa mga mahal natin sa buhay. Diba? Nawala ka na nga. Tapos walang-wala din yung mga mahal mo sa buhay. Kasaklap naman, di ba? At least,
andun yung alam mo na mawawala ka. Hindi ko naman sinabing mamatay na kayo, di ba? Siyempre, hindi ko, ganun din naman ako. Hindi ko naman sinabi nang, pero mas masarap kasi yung feeling na alam mo na safe sila. Alam mo yun? O baka ako lang nag-iisip nun, ano? Wow, Ten of Pentacles, oh. Okay, wish come true, oh. Yes, nandito ko naman na, oh, iba dito nag-wish come true na magkaroon ng sariling business, pagkakaperahan, negosyo, ganyan. And then, nandito ko sa sitwasyon mo, may mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na, ay hindi, may tao dito. May tao dito. Either family, kasama sa trabaho, dating karelasyon, may matanda, or mas matanda sa'yo, ang nakita ko dito. Maari din, ano, kasi this is you. May tao kasi dito na hindi siya, well, walang gender, walang age. May tao kasi dito na hindi siya makapag-desisyon. May takot siyang nararamdaman. Ako nakikita dito. I don't know why, pero may chaos. Magulo yung isip niya eh. Magulo yung isip niya. Or maybe also this is you, no? Na may sitwasyon dito na you're wishing pero hindi stable. Hindi siya stable eh. Either sa trabaho, business, karelasyon. Yan. Na-overcommit ka dito sa sitwasyon na to. I don't know why eh, pero disorganized. Hindi siya ayos. Hindi siya actually ayos itong sitwasyon na to. Pero mahalaga to sa'yo, ang alam ko. Kasi you wish eh. No? I don't know why, pero siguro ikaw rin. Magulo eh. Magulo siya eh. I don't know. Pero ang gulo niya, hindi siya stable. Mm-mm. Baka sa pera mo, baka sa trabaho mo, baka sa karelasyon mo. Yan nakita ko dito. Baka yung mga kung ano yung mga hinihiling nyo sa buhay niyo. Ganyan. Hindi siya stable actually. Yan nakita ko. May nagpapagbaba ng bahay? May bibili ng bahay? Yan nakita ko dito ano? O sasakyan. No? May magpapagawa ng sasakyan o bibili ng sasakyan? Uy, may travel kayo? Tingnan natin ha, kung may travel kayo. Okay. May mga sitwasyon ako na sinasabi dito na message na medyo may gusto kang desisyonan pero hindi clarity. May magusto kang i-actionan pero may gusto kang i-actionan pero hindi pa totally clarity sa iyo. Sa nakita ko dito, medyo magulo yung isip, no? Siguro, when it comes sa bahay, family, sa nakita ko rin dito, maaring may mga pagsisinungaling na malalapit sa puso. Ako nakikita. May travel lang, may family travel, oh. May travel ba kayo? May getting together, may coming home. Hindi ko alam kung ikaw uuwi ka ng Pilipinas or may uuwing galing probinsya, ganyan. Or yung family mo, may pupuntahan. There's an activity ako nakikita kasi dito sa iyo. No? Yan. May mga activity yung gagawin. So nakita ko ito. May mga didesisyonan. May magsosorry actually. Hindi ko alam kung magkakaroon ng konting pag-aaway o hindi pagkakaintindihan. Either kasamaan sa trabaho, ka-family, malapit sa puso. May magsisinungaling kasi eh. Or mayroong ditong lack of control and cooperation, may mga mairita, there's an argument, disagreement, may, hindi ko alam kung may nag-aaway na related ang territorial, bahay, ingat ka ha, kasi when it comes sa bahay, kung bibili ka ng bahay, siguro this is not the time, no? Nakikita ko ito, hindi pa siya nararapat. Or kung kayo is may mga pinaglalaban na ikam related ang territorial, maaring nagkakaroon ng justicia or justice or you want na i-correct itong situation na to, maaring ganun. May mga decision making akong nakikita dito pero magulo yung isip mo.
Yun na nakita ko. May mga gusto kang ma-achieve, may mga gusto kang ma-fulfill in life, pero hindi ko nakikita na okay. Sana wala mag-away-away na kapamilya, magkakapatid, kasama sa trabaho. And then, ingat ka rin sa, kasi may tao dito malapit sa puso mo na nagsisinungaling. No? Ingat ka rin. Maari rin may tao dito na dating mo nakaaway, or dati kayo hindi nagkasundo, na maaring, yun nga, like I told kanina, ipaparamdam niya sa'yo na they feel sorry. Or gagawa siya ng paraan, or magpaparamdam siya sa'yo na unti-unti niyang aayusin yung about sa inyong dalawa. Hindi niya man ito sabihin, ganun, pero mararamdaman niya. Ganyan. Parang may inaayos niya yung about sa inyo. Temperance. Ah, strange. May mga situ. Strange. May maalala ka raw. May namimiss ka ba? Or may makakamiss sa'yo? May mga memories in the past na maaalala mo. Maybe you're reminiscing the past, no? Sa nakita ko sa'yo dito. May malapit sa puso mo talaga na mag-a-apology. May mag-a-apology po. Pero magulo yung isip niya eh. Natatakot siya. Hindi ko alam kung bakit. They feel sorry. O magsusorry to sa'yo. Yan. Nasa ano siya eh. Hindi ko alam kung ikaw to. Itong tao na to is magulong isip. May pain na nararamdaman. And then may mga sitwasyon din itong tao na to na parang tinitiis niya. Nagtitimpi siya. I don't know why. Pero baka ikaw nga ito. Or maybe you are calm ka lang. Ganyan. May tinitiis siyang sitwasyon. Yan. Nakikita ko na yung pagiging patient mo, Leo. Nandun lang din, lakas lang din loob, be patient sa nakita ko dito, sa iba sa inyo. And then, you need to be patient to choose, no? Sa mga bagay-bagay na dapat mong desisyon na sa buhay, yung mga iti-think mo, and trust your intuition. Ha? Trust your intuition mo para hindi ka magkamali. Okay? Yan lang ang nakikita ko dito. Arigato, namaste.